Good evening po. Ako po ay si Maylin Vidal. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano ako naging YouTuber sa ganitong edad ko ngayon. Kasi hindi ko po inakala na maging YouTuber talaga. Una po ay gumawa lang ako ng channel, tapos nilagay ko po yung mga laro-laro lang sa ano, sa YouTube. Pero ang pinaka the best kong ilagay sa channel ko yung ano, apo ko na malayo sa akin, kasi nami-miss ko yung mga yung anak ko at saka yung apo ko. Kaya save ko yung video na binigay sa akin ng anak ko, tapos lagay ko yan sa YouTube. Hindi ko alam na ganun pala nangyari. At hindi ko inakala na ma-viral pala yung video na in-upload ko sa aking apo. Nabigla talaga ako dahil tatlong buwan lang or dalawang buwan lang nagka-monetize na ako. So sa pagdating ng panahon na na-monetize na ako, di ko rin alam kung anong gagawin ko. Wala talaga akong knowledge sa ano, sa pagbablog. Kaya ang ginawa ko, lagi akong nagsisearch kung ano ang dapat gagawin. Tapos nako, ang laki ng aibag ko dito. Lagi akong napupuyat dahil parang gusto ko talagang malaman kung ano ang gagawin bilang isang YouTuber. Kaya yun, na-monetize na ako. At matagal pala dumating ang AdSense pin. Google AdSense pin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakatanggap ng ano, ng pin. Dahil siguro sa ano, sa pandemic. Nakatatlong request na ako sa ano, sa Google AdSense pin, pero hindi pa rin. Kaya naghihintay na lang ako na magka-manual verification. Pero wala pa akong bank account na online, kasi ang bank account ko hindi talaga pwede tumanggap ng pera galing abroad. So I need to open an account na isa para makatanggap ng pera pang abroad. At dahil busy ako sa trabaho, hindi ko talaga ma-focus ang sarili ko sa pag-open account. Dahil busy ako sa trabaho ko bilang isang hairdresser or beautician, naghihintay lang ako ng bakanteng oras. Siguro nagtataka kayo kung bakit nag-mimix yung ano, yung laman ng channel ko. Merong cooking, merong hairdressing, merong riban, merong yung pang salon. Sa totoo lang, pang salon talaga ang trabaho ko. Kaya yung mga trabaho ko sa salon, inilagay ko na lang sa channel ko. At saka mahilig din ako sa pagluluto dahil meron kaming karinderiya dati. So magtuturo din ako sa pagluluto. At marami din akong trabaho dito sa bahay. Pag bakante oras ko, mag-resty ako, doon ako sa garden ko magtatrabaho. Yan, ibablog ko rin yung mga tanim ko. Yan ang laman ng channel ko. Sana magustuhan din ng mga tao ang laman ng channel ko, kasi bago lang ako dito eh. At sana makatulong din kayo sa akin. Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong mag-edit ng video. Yung apo ko na lang ang katulong ko sa pag-edit. 12 years old po yung apo ko. Mas marunong po siya sa akin. Alam niyo, nakaka-inspired talaga pag ganito pala ang naging trabaho mo. Kasi gusto mong gumawa lagi ng video na para mailagay mo sa channel mo, yung lagi kang nagsesearch kung ano ang magandang content ng ano mo, channel mo. Tapos bigyan mo lang talaga ng time para
mapag-isip-isipan mo kung ano talaga ang maganda. Sa akin, nagtatanong-tanong ako kung ano ba talaga ang viewable na video sa mga kabataan ngayon. Ang sabi nila, yung joke-joke, tapos yung mga TikTok, yung mga frank-frank. Sabi ko, nako, babalik talaga ako sa pagkabata nito. Sabi ng apo ko, mag-TikTok ka lola, mag-frank ka lola. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Sige, subukan. Kaya sa mga katulad kong ganito na ang edad, sa totoo lang, 54 na po ako. Magra-running, 55 na po ako. Kaya nga nahiya. Siguro, bigay ito ng Diyos kasi hindi ko akalain talaga to. Nahiya talaga ako. Pero, sabi ko, nagtatanong ako sa ibang tao. Tapos, sabi nila, ako matagal na akong naggumawa ng channel pero hindi pa rin na dumating sa punto na nagka-monetize ako. Swerte ka na lang ate kasi agad-agad ka na monetize. Siguro swerte mo talaga yan. Kami, tagal kami naghihintay, hindi pa rin kami naka-monetize. Kaya sabi ko, binigay talaga sa akin ito ng Diyos, kaya pagbutihin ko na lang. Sana hindi ako makagawa ng mali sa YouTube ko. Kasi po, nagbabasa ako ng mga rules nila, yung community guidelines. Hindi ko alam talaga na meron palang ganun. Nagkakamali din ako. Kaya, winarningan ako. At yun, na learn ako noon sa mga nagawa ko sa aking channel kasi hindi ko alam yun eh. Kaya ang advice ko sa mga katulad ko na mga lola na or may edad na, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung kaya niyo sa sarili niyo, kung may alam kayo, gawin niyo, gusto niyo gawin. Dahil minsan lang tayo naging ganito. Kung ikakasaya ng sarili nyo, di gawin nyo. Sa akin, masaya naman ako sa ginagawa ko. Hindi lang ako nag-after ng pera. Gusto ko ma-share ko yung mga talent ko sa pagluluto, sa pag-aalaga ng mga tanim, sa pagtatrabaho ng mga hair, tapos make-up, tapos yung pagkakating ng hair, mga pedicure, manicure, lahat ituturo ko dyan sa ilalagay ko sa channel ko para makatulong din ako sa mga katulad ko, mga separated moms na walang trabaho. Sana panoorin niyo yung channel ko dahil sa susunod na mga videos ko, talagang pagbutihin ko na ang paglalagay ko ng mga tutorial na pang salon talaga. From pedicure, manicure, sectioning sa hair, curling, tapos yung rebonding, colors, hair cutting, panlalaki na cut or pambabae. Ituturo ko yan sa inyo para yung walang trabaho ng mga nanay, tsaga kayong mag view sa aking channel para lang maturuan ko kayo kung paano magtrabaho sa salon. At yun lang po, sana po ay nakatulong ang mga sinasabi ko sa inyo. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell para po ma-update nyo ang mga ginagawa ko sa aking channel. At sana po ay ma-inspire din kayo sa mga nangyari sa buhay ko ngayon. Salamat po. God bless us all.